yung departure nila is ano, medyo na-delay po, no? Around the past 11 or around that time po, no? Pero definitely, na-delay po talaga yung flight ng ating contingent. Alas 12:08 kaninang tanghali oras sa Pilipinas, lumapag sa Istanbul ang Turkish Airline na sinakyan ng Philippine contingent na tutulong sa search and rescue sa mga nabiktima ng 7.8 magnitude na lindol. Sinalubong sila ng mga kinatawan ng Turkish government. Doon lang din nila nalaman kung saan sila madideploy. Hindi naman nakasama sa biyahe ang dalawang tauhan ng Metro Manila Development Authority na kabilang sana sa grupo. O yun nga po, nagkulang sila ng travel documents dahil may ilisan nga itong pag-organize ng contingent teams, so hindi na nga nai-habol itong kailangan na document. Dalawang linggo o 14 na araw, natutulong ang 83-man team sa search and rescue operations sa Turkey, ngunit handaan niya ang mga itong ma-extend kung kinakailangan. As of now, prepared po sila na ma-extend sila na 1 month, so dahil ang OCP, ang unang nag-step ng 14 days din na si Secretary Galvez na nagsabi na pwedeng ma-extend ang 1 month just in case na kailangan pa yung tulong nila doon. Kinumpirma din ng OCD na nakipag-ugnayan na sa kanila ang Philippine National Police para sa pagpapadala ng mga tauhan sa Turkey. Opo, nakipag-coordinate nga po ang Philippine National Police dito po sa tanggapan po natin na gusto na nagbigay sila ng intent na ma-deploy din po doon. Pero titingnan pa natin kung bubuo pa po tayo ng pangalawang batch or pangalawang team para dito po sa Turkey. Ang Special Action Force o SAF handang magpadala ng 16-man team na bihasa sa search and rescue sa mga landslide at collapse structure. Many time the SAF is ready. We're just waiting on call time ng deployment. Ayon kay SAF Director, Police Major General Edgar Alan Okubo, mayroon ding mga equipment na maaaring dalhin ang kanilang mga tauhan. Meron silang mga equipment na dadalhin, most particularly yung life locator, sound detectors, yung self-contained breathing apparatus, meron din kaming hydraulic tools, yung door jump spreader, portable jackhammer, meron din kaming portable acetylene, tapos yung heavy duty rotary hammer drill and likewise yung personal protective gears ng mga tropa namin. Nauna na rin sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Gene Fajardo kahapon na maaari ding magpadala ang PNP ng mga doktor at nurses para tumulong sa Turkey. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang amin sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.